Preliminary meeting pa lang naman ito para mapag-usapan yung mga stipulations na pwede pagkasunduan before we proceed to your annulment. Kahit naman ang sabihin niya, hindi naman ako papayag. Mr. Laban, sorry, I have to take this. Excuse me, saan po yung office ni Attorney Abinida? Sa Attorney po. Thank you. Ilabas mo yan, mauutot ka. Excited ka naman kasi masyadong makita ako eh. Parating na si Attorney Abinida. Yung lawyer ko. Kape ko, love? Deno aking to. Ah, akala ko para sa akin eh. Okay lang. Hindi naman ako nagkakape. Bakit naman? For a change. Kasi nga, di ba? People change. Malaki na yung pinagbago ko ngayon, Pat. Pero alam mo, sa sitwasyon natin, wala nang magbabago. Meron. Hindi mo itutuloy. Kasi, ano bang grounds mo? Psychological incapacity. Ang bumukay mo ako si Raul, oh? Hindi ako papayag. Hindi. Marlon, ang palalabasin natin, ako ang psychologically incapacitated. Talagang gusto mo nang makawala, no? Walang mangyayaring annulment. Meron. Kasi itutuloy ko kahit ayaw mo. O, edi lalaban lang kita. O, ate game! Bakit sa tingin mo uurungan kita? O bakit? Ako? Tingin mo aatasan kita? Edi magkita tayo sa korte. Saan korte mo gusto? Lester, Chanel. Oo, sige. Tingnan kayo. Isa-isa yung natin mga korte. Ay, hinahamon mo ako. Sige. Paubusan tayo ng boses! Parang ang bata! Tumigil ka na! Hindi ako titigil. Hindi mo titigil ang kalokohan mo. Hindi to kalokohan, Marlon. Ang tawag mo dito? Ano? Suko ka na! Alam mong hindi kita aatrasan. Nakakahiyarang dahil pinagtitinginan tayo ng mga tao. Nakakahiya ka. Ako yung nakakahiya, no? Pat, paano ba tayo napunta sa ganito? Saan ba nagsimula ang lahat? Siguro... sa baboy yan. Bale, 2-5 ang isang one-month-old na biek. Doon ba? Parang hindi naman doon. Love, 80,000 lang yung ipon ko. Love, ano ka ba? Meron akong mga ano yun? 50,000. Tapos iloan natin yung kulang na 70,000 sa banko. Ay, nako, hindi na. Sabi ni tatay, siya na daw bahala. Tutulungan niya tayo. Nakausap ko na siya. Ha? Gagamitin natin yung nakuha ni tatay doon sa pinagatrabahuhan yung pabrika nagsara? Eh, di ba, kailangan yung ni-rents para kumuha ng pwesto sa palengke. Huwag naman, love. Okay lang po, tay. Eh di, tuloy ko na lang yung pag-deliver dito sa palengke. Pag lumago naman yung pigire nila ate, pati ni Bayaw, baka di lang sariling pwesto makuha natin. Baka makapagpatayo pa tayo ng isang buong palengke, o, di ba? Eh na, kayo ang sagot sa pagyaman namin, kaya huwag niyo kaming bibiguin, ha? Ikaw, dahil may iba ka, tatawagin kitang si Uno. Ikaw ang magiging leader dito. Ikaw magbabantay sa kanilang lahat, ha? Ito na. Hoy, Marlon, pagbutihin mo tong negosyong pinasok ninyo. Oo naman ho, tay. Tay, okay lang ho kayo? Oo, ayos lang ako. Naiinggit lang ako sa'yo. Bakit naman ho?
Eh kasi nagawa mo yung hindi ko nagawa nung kabataan ko, yung magnegosyo. Tay, huwag kayong magalala. Hindi pa naman huhuli ang lahat eh. Papaluguin ko itong negosyo namin. Tapos, siyempre, babayaran ko po yung hiniram ko sa inyo para maipaitaw yun ng rents yung pwesto nyo sa palengke. Mag-i-expand ako at gagawin ko kayong kasosyo, tay. Hindi lang ho dito sa Babuyan, kundi sa lahat na magiging negosyo namin ni Pat. Ayos yan, ayos yan. Grabe lang ang lulusog ng mga baboy natin. Siyempre naman, alaga sila sa pagmamahal eh. Busog na busog eh. Pero love, alam mo kung anong magandang negosyong bago? Palaistaan. Ito naman, no? Nagsisimula pa lang tayo eh, dahan-dahan. Love, hindi dahan-dahan. Dapat laban-laban. Di ba? Love, next week, pipick upin natin ng mga buyer natin. Tapos, pwede ko nang simulan yung palaisdahan. Tapos, pagpalanuhin ko na rin yung kalendiryan ni Lola Becca. Naku po, ito na naman tayo. Ang dami na namang iniisip na negosyo. Mabuti na yung nag-iisip, love, kasi hindi. Nga pala, love, pag nabenta na natin itong mga to, yung susunod na kukunin kong bake, gagawin ko ng 30. Love, wala tayong budget para magdagdag pa ng isang koral. Love, hindi naman kailangan magdagdag eh. Maluwag to. Love! Shhh! Kung nang bahala, ha? Salamat ha, ingat kayo. Uno, bye-bye! Happy anniversary, love. Dati naman, success! Wow! Hindi tayo binigo nila, Uno. Thank you, Lord! Mababayaran na natin si Tatay. Naku, love. Tungkol dun, baka hindi muna natin mabalik yung pera kay Tatay, ha? Andali lang. Usap lang. Ito, atras, atras, atras! Oh! Bakit parang ang konti nito? Boss, 15 pa lang po. Hindi po kasi nagkasya. Babalik na lang po. Ah, gano'n? Sige, sige. Oh, nagbaba nyo na. Daan-daan, ha? Love, sandali. 30 biit talaga yung kinuha mo? Tinuloy mo? Oh, love. Para mas malaki yung kita. Tapos kukuha tayo ng barako saka ng inahin para mapalago natin agad. Pag nangyari yun, magsasosyo na kami ni Tatay. Then next time pala isdaan. Oh, daan-daan, ha? Di ba? Pwede bang paghandaan muna natin? Love, huwag ka na mag-alala, ha? Everything is under control, ha? Pero... Love, oh, hawak mo na doon, ha? Streptococcus at Haemophilus po ang pumapit na sakit sa mga baboy, swine fever. Bakit po lahat sila? Yung isang inahin may sakit, kaya nahawaan na lahat. Siksikan kasi, kaya mabilis na kumalat ang sakit. Marlon. Tay, pasensya na po. Oo nga. Doon nga nagsimula lahat. Anak ng baboy talaga yung pigarin niya. Alam mo, doon na rin naman unti-unting nasira yung relasyon natin eh. Pero pat naman kasi, simula nung bumagsak yung pigarin natin, parang nawalan ka na ng tiwala sa akin. Ay, Marlon, hindi totoo yan. Hindi ako nawalan ng tiwala sa'yo. Sa totoo nga, gusto kong iparamdam sa'yo na sinusuportahan kita. Gusto ko yung ipakita sa'yo. Hindi mo naman ako binigyan ng pagkakataon na hindi ka nga nakinig sa'kin. Ano ba yung pinagkakaabalahan mo? Yung palaisdaan. Love. Inisip ko kasi, di kaya mas magandang magsimula muna tayo sa mas maliit na negosyo? Meron kasi ako mga naiisip na suggestions, pa. Love, tsaka na yan, ha? Busy pa ako dito, eh. Pero maganda yung sasabihin ko. Maganda yung naisip ko. Eh, di ba, kabisadong-kabisado mo na yung car wash. Bakit hindi na lang tayo mag-focus doon? Simula noon, ilang beses ko nang narinig sa'yo yung salitang... Tsaka na muna yan, ha? Anong ginawa ko? Siyempre na nahimik na lang ako. Tumigil na ako kaysa mag-away tayong dalawa, hindi ba? Eh, hindi ka naman nakikinig eh. Oh, babawiin ko yan pag nakaluwag ako, ha? Sige, pre. Ingatan mo, ha? Love.
papatok yung palaistaan natin. Promise ko sa'yo. Oh, wala ka ba sasabihin? Hindi ako sanay. Nakausap ko na itong mga to. Ako nang bahala dito, ha? Si Mrs. Candelaria tumawag din, naniningil. Pupuntahan ko sila mamaya, kakausapin ko. Paano yung utang mo kay Brad at Emily? Yung utang natin kila ako tatay. Ako nang bahala. Ako nang didiskarte. Mababayaran ko yung mga utang natin. Yang hiya ako nung kay Tatay Pat, kung alam mo lang. Dahil may usapan kami na magtutulungan kami sa negosyo. Pero binigo ko lang siya. Dahil lahat ginawa ko para babayaran ko siya agad. Para dun man lang makabawi ako. Pero gumawa ka naman sarili mong desisyon. Nagdesisyon ako para sa ating dalawa, Marlon. Unti-unti nang nasisira yung relasyon natin ng dahil sa pera. Ang gusto ko lang naman makatulong. My love. Okay lang ba kung mag-usap tayo? Ano naman? Bakit? Pupunta ka ng Canada? Oo. Nakausap ko na si Auntie Cathy. May job opening daw dun sa pinagtatrabahuhan niya. Sabi niya, pwede naman daw akong mag-caregiver muna. Dun ako magsisimula. Tapos, saka akong magpa-practice para maging physical therapist. Love, naisip ko kasi, di ba, magiging malaking tulong to sa atin. Mababayaran natin yung mga utang natin, tapos makakaipon pa tayo. Nababayaran ko naman pa unti-unti, ah. Oo nga, nababayaran nga. Eh, pero lumalaki yung utang natin, eh. Love, payagan mo naman na ako. Mababayaran na natin yung utang natin, makakaipon pa tayo. Ano? Iiwan mo rin ako, katulad ng ginawa ni Nanay kay Tatay. Hindi ka na po kontento sa buhay natin dito? Teka naman! Huwag mo naman ako igaya sa nanay mo. Ako, aalis ako para tulungan ka. Di mo ako binigyan ng pagkakataon makabangon. Iniwan mo ako. Uy, teka lang, Marlon. Iniwan kita para makabangon tayo. Dahil nung bumagsak ka, hindi lang ikaw yon, tayong dalawa yon. Anong ginawa mo? May nasama mo, di ba? May hindi mo binigyan ng pagkakataon intindihin yung ginawa ko. Uy, anak. Hindi pa ba kayo nagkakausap ni Marlon, ha? Hindi po. Anak, tawagan mo na kaya para magkausap na kayo. Ay, hindi na, Tay. Ayaan mo siya, ayoko na ng nega. May miss ko kayo. Ngayon lang tayo magkakalayo-layo ng ganito kalayo. Bahala dun, ha? Ikaw bahala ka lang, nanay at tatay, ha? Ingat ka, ha? Ingat! Na. Hindi po. May hinahabol ako tao. Sir, pasahero lang pwede dito. Naku, ma'am, importante lang po talaga. Babalik po agad ako. Sorry po. Hindi ka kasi lumingon. Apo, bakit? Ako ba yung nangalampag ng salamin, ha? Eh, yung pagsunod ko sa'yo sa Canada, Pat, wala lang yun sa'yo? Miss Kalumpang, Mr. Ilaban. Mr. and Mrs. Ilaban, ho.
Attorney. Oh, sorry. Are we ready to talk about the annulment? Hindi pa. Apo. Pa't talaga itutuloy mo? Decidido na ako, Marlon. Nag-walk out, best. Nag-walk out siya. Ang gusto ko lang naman, makapagsimula na ako ulit. Gano'n ba kahirap intindihin yun? Eh ako din naman, besh, hindi ko maintindihan. Meron kasi kayong mga bagay na hindi nyo pa talaga alam. Ano ba kasi ginawa mo nung sinundan mo siya sa Canada? Nung babae ka ba? Sinaktan mo siya? Siyempre hindi. Loyal kaya to. Oh, eh ano nga yung problema? May mga bagay na dapat sinasarili na lang. Wow! Best. I'm your best friend. Your family. Eh, si Marlon. Ayaw mo sabihin sa akin? Kaibigan nyo rin siya, oh. Kapamilya nyo na rin siya. Ayokong masira naman yung tao sa inyo. Kaya pwede ba tigilan nyo na yung mga kakaungkat na yan? Tama na. I think it's a little late for that. Tito Ninong! Sabi ko na nga ba, eh. Ito mga pa-invite-invite nyo na yan, eh. May mga something kayo, eh. Siguro kumain ngayon, no? Aba, aalis na ako. Best. Robin, doon muna tayo sa taas, ha? Aalis na nga ako. Bagante? Kumagante, ha? Bakit? Ano, akala mo ko lang marunong mag-walk out? Marunong din ako! Kaya ko! Kaya ko! Please, stop na ba nga yan? Hindi ba kayo pwede mag-usap na maayos? Masaya naman kayo dati, ha? Kayo nga ang relationship goals namin ni Brad. Oh, di ba? Tuwing nag-aaway kami ni Brad, nandiyan kayo para pagbatiin kami. And you guys are perfect for each other. I super agree. Kami nga to ni Brad ang parating nakathreaten ng relationship eh. Basta ang masasabi ko lang, life is short. You have to make the most of it. Hindi kayo pwede maghiwalay. Paano na si Robin? Ano naman pinalaman ni Robin dito? Eh di ba kayo yung second parents? Ayaw namin lumalaki yung bata na nakakaganyan kayo. Hindi nyo na ba pwede ibalik ang dati? Eh, yun nga yung gustong-gusto kong gawin. Eh, iba nga yung issue nila sa issue natin. Sa Tuesday, makikita tayo yun ang susunod nating appointment sa mga abogado. Sige, kung yun ang gusto mo. Marlon, ayoko ng sigawan ngayon, ha? Promise, walang sigawang mangyayari, love. Ay, huwag mo akong tawagin yan. Nang ano, love? Ay, huwag mo nga sabi akong tawagin yan, eh. Nang ano nga, love? Napipikon na ako sa'yo. Patricia, masakit yan, ha? Oh. Tumatawag si Emily. Si Brad din. Ay, ano ang pakulunan dalawang to? Emily. Brad. Good afternoon po. Si PO3 Carlo Guzman po ito ng Novaliches Police District. Naaksidente po sina Mr. and Mrs. Brad and Emily Cortez dito sa Crino Highway. Mas kalumpang. Mr. Can we start? Yes, shall we begin? Walk out na naman. Bayan! Dito. Miss, excuse me, ganda na daw po dito yung mga kaibigan namin. Sinugod sila, Emily and Brad Cortez. Miss, kamusta yung lagay niyo? Ma'am, sir, I'm sorry. Dead on arrival po si Mr. Cortez. Si asawa niya. What? Emily! Kaya po ba si Mr. and Mrs. Patricia ilaban? Opo.
Si Robin. Huwag mo nang isipin si Robin, Bes. Ikaw muna, magpagaling ka, magpalakas ka, ha? Kaya naman kay Robin. Kaya naman sa kanya. Bes. Give me a reading. Dok, wala akong BP. No reading. Okay, I'm declaring code blue. Administer one epi. Still no BP. Nurse, prepare second epi. Update on the reading. One epi given po, Dok. One epi given. Still no BP. Meet up for it. Prepare second epi. No BP po. Take note, time of death, 2:30. Cash or card? Card po. Sir, pahintay lang po. Nakausap ko na. Sinabihan ko na siya kanina. Nagpahanap na rin ako ng mga damit para kay Emily at Brad para dun sa... Paano yung burol nila? Tinawagan ko na yung Corinaria Esmeralda. Mga tala, may mga kailangan ako itanong. Hello? Si Marlon Ilaban po to. Opo, may kailangan lang po akong itanong sa inyo. Anong oras po ako pwedeng pumunta para pag-usapan yung funeral arrangements? Ito yung email address ng kapatid ni Brad. Salamat po. Yeah. Horsey. Why is Yayelena crying? Inaway po siya ni Tita Ninang. Eh, ako hindi. Mabait ang Tita Ninang mo. Hindi siya nangaaway. Kakasabi ko lang, di ba mabait? Robin, di ba friends tayo? Robin! Hindi mo pala nasasabi sa kanya, no? Ayokong biglayin yung bata. Hindi naman to parang annulment na pwede mo na lang basta ibagsak. Malalaman at malalaman din naman niya.
Mabuti na yung maaga. Para mas maaga yung sakit. Para mas maaga kang makarecover at mas maaga kang makamove on. Hindi madaling mag-move on, Pat. Si Robin pa din ba yung pinag-uusapan natin? Robin? Sina Mami and Daddy, hindi pa po umuwi. Robin, si Mami at Daddy mo, hindi sila uuwi. Kasi... Baby Robin, may sasabihin sa'yo yung tita ninang mo, ha? Ano po? Tandaan mo na nandito lang ako palagi para sa'yo. Ang tita ninang mo, hinding-hindi ka iiwan. Kami. Kami. Kami ng tito ninong mo. Hindi ka namin iiwan. Meron kasing nangyari. What happened po? Yung mommy at daddy mo kasi, mahal na mahal ka nila. Sobra ka nilang love. Love na love ka nila. Pero si God, siguro, He wanted them already. Ganyanin po. Robin, si Mami at Daddy mo kasi, na-aksidente sila. Wala na sila. Nasa heaven na sila ngayon. Kasi yung mga taong mababait, sa heaven nagpupunta kapag... Dead? Mami and Daddy are dead. Robin, andito naman ako. Andito ang tita Ninang. Halika, halika, halika. Don't cry na. Stop crying na. Tita Ninang. Andito lang ang tita Ninang. Andito lang. Marlon, talaga ba? Hindi naman ito yung tamang panahon para mananjing ka. Dito yung tamang panahon para maging assuming ka. Wow! Gusto ko, yakapin ko siya. Yakapin mo nga kami.